Ako si Boying Bae Chong, taga Valenzuela. Itong design na to, napili to ng client natin. Gagawin ko siyang black and gray kasi yung client natin mahilig siya sa black. Ako si Boying Bae Chong, ay artist ng Valenzuela City. At matagal-tagal na rin sa larangan ng tato. Ito, ito yung ano, ginagawa kong design. Ito yung gusto ng client. Gagawin ko siyang black and gray. Kasi fan siya ng black. Black and gray talaga. So, aabutin ito na matagal-tagal. Sa laki kasi eh. Mga tansya ko, mga 9 hours to 8 hours. Yung magpapagawa nito si Ma'am Anna. Siya yung nagpapa-event na ngayon ng yung online event na libre na binibigyan ng premyo pa yung mga baguhang mananato. Sa pinaka mahirap na part na gagawin natin yung dito sa gilid tsaka yung i-cover up, tapos gagamitan natin sila ng yung pang-line ko muna, yung medyo manipis, ipapattern ko muna siya bago ko siya susundan ng power line para mabuo ko yung image na to. Gagamitan ko siya ng 5RL na tsaka 18RS na line, power line yung 18RS. Gagamitan ko siya para makita lahat yung mga image na to, humulma kaagad. Sa shading naman, gagamitan ko siya ng 9RM tsaka 15M1 para sa mga yung 15M1 para sa malalawak na part. Yung shading, gagamitan ko po siya ng 15M1 tsaka 9RM. Yung 15M1 po, gagamitin ko siya sa mga malalawak para mabilis ko siyang makulayan. Tapos yung 9RM, gagamitin ko siya sa mga maliliit na part. Katulad dito sa mukha, kamay, para madali po siyang pumasok. Gagawin ko yung design sa tansya ko, mga nasa 8 to 9 hours. Tapos gagamitan ko siya ng needle na 5RL, 18RS, 9RS, 15M1, tsaka 9RM. Tapos gagawin ko yung porte ko dun sa design na napili ni Ma'am. Kasi ang porte ko po ay neotrad. Magiging siyang traditional na design. Gagamit ako ng 5RL, 18RS, 9RM, 15M1 dun sa design na napili ng client ko. At co-convert ko siya sa neo-traditional na porte ko. Sa tansya ko, aabutin siya ng 8 to 9 hours of tattooing yung design na gagawin ko ngayon. Mas maganda yung design ko sa black and gray kasi yung skin tone ng client is tugma dun sa gagawin ko yung black and gray. Ten years may get na? Sa event? O sa mga... Oo, sa event pare. Sa event? Start tayo sa event. Sa event, unang-una ko nakilala. Yung pala paring Deño. Dahil sa mga video-video. Tapos yung Vampire Magazine, yan yung nag-develop sa akin eh. Yung nag-start pa lang ako sa Monumento event tsaka sa Anonas.
Tapos, marami ako sinalihan eh. Kay Kuya Jumbal. Ano ba yun? Sa Cavite. First event ni Kuya Jumbal yata eh. Ganun. Tintatuan yun. Basta, event ni Kuya. Nandun nakita ko yung mga idol ko dun. Magaling. Sila, ayan. Sila Sir Ricky. Hi, Mitud. Kay Johnny. Ayan, mga idol ko. Mga old school. Magagaling kasi sila mag-drawing ng si Sir, ano, magaling mag-drawing sa trad, mga neo-trad, traditional. Magagaling sila eh. Idol ko sila dati din pag gumagawa sila. Hindi. Maraming magaling pa eh. Kaya nagkaroon lang ako ng trademarks mula nung sumali ako sa Dutdutan. Tapos nakapag-uwi tayo ng laki. Nakasampa tayo sa Entablado. Doon lang nag-umpisa yung medyo magandang career. Si Boying, lumaki ako sa ano ko eh. Batang Maynila, Tondo, Manila. Batang Blooming Treat ako. Lumaki ako sa Blooming Treat. La Loma. Diyan ako lumaki. Yung tattoo sa mga tropa. Nung natambay ako ng recto. Tapos yung tropa ko si Garrett. Si Garrett. Model siya ni Kuya Victor. Yung model siya ni Kuya Victor Maligaya. Ano lang, galing mag, ano lang, nagtitinda sila ng karayom nun eh. Then si Garrett kasi bumibili dati. Bago magtinda si Stephen. Yun yun. Yung tropa ko si Garrett. Nag-start ako sa henna. Nag-henna ako dyan sa tropa ko. Una kong kliyente, mga tiga CEU. Sa recto. Kasi yung tropa ko din nag-aaral. Sa Blooming Treat. Maraming tambay. Yung nag-trip-trip kami. Hena-hena. Hena-aita ako ng tropa. Marunong ako mag-hena. Sinabihan ako, baka gusto kong mag-hena, mabayaran ako 20 pesos dati. Ihenahan ko lang sila. To develop ko yung ato. Dahil sa mga tropa, nag-encourage sa akin na mag-tato ako. Sabi, marunong ka naman mag-drawing. Ba, itry natin. Gumawa kami makina. Sinira namin laruan. Tapos bumuo kami yung dynamo sa ballpen. Ang hirap ng karayom. Gamitin mo sa payong. Si Garrett, unang-una kong nakasama sa tatoo yun. Tinuro, nag-aaral-aral kami. Mga tambay kasi sa amin eh. Si Garrett, madaling makilala si Garrett. Palaboy kasi yun eh. Pag may nakita ang naka-dreadlocks na tabingi ang mukha, si Garrett na yun. Siya yung pakalat-kalat sa Blooming Treat, sa Tondo, nag-skateboard kiss. Hindi skateboard yun eh. Marami nakakakilala sa kanya sa tattoo industry. Kasi naging tropa siya, mabait yun. Nang hindi pa yun, huminto muna ako. Hindi ko na patuloy yung pagtatato ko. Nagtrabaho ako eh, nag-aral. Ngayon, may nakilala akong boss ko, nakilala ko. Mahilig sa tattoo. May nagdo-drawing ako sa shop ng ano, planta. May shop sila na ano eh. Parang ano yung parlor. Nakita niya ako, nagdo-drawing ako.
Ngayon, sabi niya, try ko daw mag-tattoo. Tattooan ko siya. Ngayon, binili niya ako ng kit. Yun ako nag-start. Hanggang ngayon. Una akong shop sa Lagro. Malapit sila, kuya. Hey, Kuya Randy, malapit dun. Una akong shop. Yung shop na yun, sa boss ko yun, kinuha niya lang akong artist. Unang gawa ko nga doon sa shop, natatawa ako eh. Sablay agad eh. Dahil hindi ko gamay yung makin eh. Yun, ano nangyari? Pero at least, ngayon, di ba na, no? Oo, tuloy-tuloy lang talaga. Huwag kang hinto kung ano yung pangarap mo. Mahalin mo yung ginagawa mo. Hindi ito pera-pera eh. Kung mahal ko yung ginagawa ko, kaya hanggang ngayon, tagal, ang dami ko ng pinagdaanan. Mula nung nag-umpisa ako sa tattoo na to, tattoo, pinasok ko yung tattoo industry, marami akong nakilala. Marami akong nakilala ng ugali ng tao. Oh, marami. Iba-iba pala. Yung mga newbie ngayon, lang, kalma ka lang. Huwag mahihiyang magtanong sa mga nakakaalam. Huwag, wala kasing magaling na nag-umpisa sa mga ano eh. Walang naging magaling sa umpisa. Lahat nag-start sa hirap, sa pangit na gawa. Kaya kung may tanong, magtanong. Mag-aral na mag-aral, mag-drawing. Madami kasing kritiko eh. Ah, hirap mo ganun. Kasi ibang kritiko, kaibigan ko rin eh. Mahirap magsalita. Basta ano, mga newbie, galingan na lang natin. Mahirap. Ayo, marami tayong makakaaway dyan. Ito. Marami akong dream ngayon eh. Na, yung dream ko ngayong sanang this Dutan 2020 na wala rin eh. Pero marami akong dream yun. Lalo na meron akong baby girl. Lalo akong magsisipag. At mag-aaral ako ulit. Gusto ko mag-aaral ng bagong technique ng tattoo. Meron akong napanood eh. Pag gusto ko siyang pag-aralan,